mo ang Panginoon, nakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papuringan magpakailanman. Iba niya ang langit at lupa, iba niya ang araw at buwan, inika niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. May siya o banal at dakila, purihin ng kanyang ngalan. Ang lahat ng nikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, nakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y papayapaan sa mga taong kinalulugnan niya. Pinupuri ka namin, ipinagdarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Arinang Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon Jesucristo, Buktong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahiningan, ang nalalulupnok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama,
Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong habag na di namin malirip, minarapat mong hiranging apostol si San Mateo, kaming tinutuwang ang lubos ng kanyang halimbawa at pagdalangin, ay pagindapatin mo maging matalik mong kaugnay sa pagsunod namin sa iyo sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na iisang bilanggo dahil sa Panginoon ay nagmamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu, gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginagawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapaghatid ng mabuting balita, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na araw at gabi. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa buwan sa langit habang panahon. Alleluia, 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 alleluia.
Haleluya. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng mga manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lahat. Marahil sa Ebanghelyo, isa si Mateo sa mga nakadama ng awa ng Panginoon. Dahil natingin sa kanya ng karamihan, siya ay makasalanan, siya ay hindi karapat-dapat. Dahil siya ay isang publikano, kilalang makasalanan. Pero kahit na ganun pa man, siya ay tinawag ng Diyos. Kahit ano pa ang kanyang kahinaan, kahit ano pa ang kanyang pagkukulang, kahit ano pa ang kanyang kasalanan, tinawag siya ng Diyos. Maganda rin para sa atin, no, bilang Kristiyano, na paghugutan din ng kwento ng pag-asa ang kwento ho ni Mateo. Dahil minsan, ito rin yung sinasabi natin sa Panginoon. Sinasabi natin sa Kanya, "Panginoon, ako'y mahina, ako'y makasalanan, hindi ako karapat-dapat sa iyo." Tapos sumaalis na tayo. Pero, sinasabi din sa atin ng Panginoon, kahit mahina ka, kahit makasalanan ka, pinatatawad kita, kaya sumunod ka sa akin. Ang kwento ni Mateo ay kwento ho ng habag at awa ng Diyos. Na sa kabila ng kahinaan ng isang tao, sa kabila ng pagiging makasalanan, siya ay nakadama ng pagpapatawad ng Diyos at tawag ng Diyos. Kaya maganda rin sa atin, ano, bilang Kristiyano, bagamat ano ang iyong kahinaan, sana wag din mawala sa pag-iisip mo na kahit mahina ka, kahit makasalanan ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Naalala ko ho, pagkatapos ko ho magmisa, may lumapit po sa akin. At ang sabi niya sa akin, "Father, hindi ako naniniwala sa sinabi mo. Sa homily mo, Father, hindi ako naniniwala." Medyo nagulat ako, ba? Ano bang nasabi ko? At tinanong ko siya, "Ano ho bang nasabi ko?" Yung sinabi niyo po na mahal ako ng Diyos. "Father, hindi ako naniniwala." At tinanong ko siya, "Bakit naman?" At ang sagot niya sa akin, "Kasi ho, Father, makasalanan ho ako eh. Sobrang hina ako, Father eh. Di ako naniniwalang mahal ako ng Diyos." At tumingin ako sa kanya, tinapik ko siya sa kanyang balikat at sinabi ko, "Ako din naman makasalanan eh.
Ako din naman mahina eh. Pero kahit ganun pa man ako, mahal ako ng Diyos. At ganun din ang Diyos sa iyo. Alam niyang mahina ka, alam niyang makasalanan ka, pero mahal ka pa rin ng Diyos. Siguro ito yung magandang baon natin, no, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ho ni San Mateo. Nakadama ng awa at pagmamahal ng Diyos. At sa tindi ng pagmamahal ng Diyos, kaya niya magpatawad. Sa tindi ng pagmamahal ng Diyos, kaya niyang maawa sa atin. Sa tindi ng pagmamahal ng Diyos, kaya niya tayong yakapin. Kaya ang kapistahan ni San Mateo ay hindi lang po pag-alala sa tawag ni Mateo na naririnig natin sa Ebanghelyo, pero kung lalaliman natin, paalala din ito sa atin ng lalim at tindi ng pagmamahal ng Diyos. A love that can erase every sin. A love that can erase even our weaknesses. Di ba gano'n naman pag nagmamahal? Alam mo yung kahinaan, pero mahal mo pa rin. Alam mo yung mga pagkukulang, pero mahal mo pa rin. At gano'n ang pagmamahal ng Diyos. Alam niyang mahina, alam niyang may pagkukulang, kaya minamahal, iniibig, kinaawaan. At siguro, ang kwento ni Mateo ay nagbibigay pag-asa sa atin. Baka na-associate din sarili natin kay Mateo na kilalang makasalanan, kilalang mahina. Pero kahit na ganun pa man, patuloy na sinasabi ng Diyos, mahal kita, sumunod ka sa akin, tinatawag kita. At yan po ang imbitasyon sa atin ng Diyos ngayon. Ang mga salitang mahal kita, tinatawag kita, sumunod ka sa akin. At sana, tulad din ni Mateo, wala nang imik-imik. Tayo din ay tumayo, tumindig, sumunod kay Jesus. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang buhay ni San Mateo ay binago ng pagtawag at hamon ng guro. Nawa ang aming mga panalangin ay magpahayag ng pagbabago ng buhay at maging sensitibo kami sa mga pangangailangan ng iba. Ang ating itugon, Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga programa para sa pagbabago naway maging tanda ng ating buhay Kristiyano, manalangin tayo. Diyos na pagkapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Atin nawang tanggapin ang hamon at tawag sa pagbabalik loob sa halip na maghikayat sa pag-aakit ng mundo, manalangin tayo. Diyos na pagkapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga may kinalaman sa mga bagay tungkol sa pananalapi, naway hindi matuksong ipagpalit ang kanilang kaluluwa para sa kayamanan at kapangyarihan, manalangin tayo. Diyos ng pagkapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga may kahinaan sa kanilang espiritual na buhay, naway humanap ng tulong sa sakramento ng pakikipagkasundo, manalangin tayo. Diyos ng pagkapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan, manalangin tayo. Diyos ng pagkapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Makapangyarihan Diyos, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Mateo, tanggapin mo ang mga kahilingan ng iyong bayan, ang bagong Israel na tinipon ng biyaya ng iyong muling nabuhay na anak
na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pinapay at ala na mula sa'yo muling iahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Pasasalamat ng puso. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng panalangin at mga alay ngayong kapistahan ni San Mateo, kami nagsusumamong iyong maawaing tunghayan, ang sambayanan mo na iyong inaaruga sa pananampalatayang itinuro ng mga apostol sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mong dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan.
magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin
At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa panampari o lay minister. Sumunod po tayo. Kailangang magbago kahit ito'y mas ibig ko. Hindi ka kailangang magsikap ng gusto upang ika'y ibigin ko. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo kahit ikaw pa may mapalayo. Kailan magwawakas ang iyong pagtatago, ako'y maghihintay sa iyo. Lumapit ka lamang, ang puso ko'y hakan, pag-ibig ko'y walang hanggan. Iibig kita,
manali ka sana, ako'y kapiling mo, kahit ikaw pa may mapalayo. Muling nihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Ngayong buwan ng Setyembre ay pinagdiribang po natin ang Archdiocesan Youth Month at ang Parish Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Parish Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari ninyong bisitahin at i-message sa official Facebook page ng PYM Quiapo o i-scan ang QR code na makikita sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, we wish kami po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at ang bansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa galak ng katubusan na siyang sanhi ng masayang pagpapatuloy ni San Mateo sa Manunubos, upang makasalo sa kanyang tahanan, ipagkaloob mong lagi naming tanggapin bilang pagkain siyang naparito upang tawagin ang mga makasalanan at hindi lamang ang mga banal, na ngayon kasama ng Espiritu Santo bagpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ika'y ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Inipintuo pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisat ng aming paligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, dinarahan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.